Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay naawa sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkabihag. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. By the grace of God, we were able to have a two inauguration in Bagong Silang Church and also Iloilo Church. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos ay matagumpay po namin na naisagawa o nagkaroon po kami ng dalawang inauguration sa dalawa po naming churches doon po sa Bagong Silang at maging sa Iloilo. We pray more lost souls will be saved continuously through the newly saved church buildings. Dalangin po namin na sa pamamagitan po ng mga bagong tayo ng mga church building na ito ay maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas. So that newly church building will be filled with so many newly saved brothers and sisters. Nang sa gayon yung mga bagong church building po na iyon ay mapuno ng mga bagong ligtas ng mga brothers at sisters. And also we are praying for our district cell group 31 and 32 and 33 Bible seminar this week. At sa linggo po na ito, dalangin po namin yung papakating po namin na cell group Bible seminar doon po sa cell group 31, 32 at 33. Many brothers and sisters they invited their friends and family members and neighbors. Marami pong mga brothers and sisters yung inimbitahan yung kanila pong kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Please open their heart and then please let them attend this Bible seminar so that they will realize what is the real truth. Pakiusap, pahintulutan mo po na sila ay makadalo sa Bible seminar po na ito nang sa gayon ay magkaroon po sila ng pagkakataon na maunawaan yung katotohanan. And also we are praying for the incoming Korean retreat and also the youth Bible camp in the beginning of the November. At sa pagsisimula po ng Nobyembre, dalangin po namin yung papalapit po namin na Korean Summer Retreat at maging yung Youth Bible Camp. Today also, there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day Sermon. Ngayon po, marami ding mga brothers and sisters yung hindi po nakadalo sa Lord's Day Sermon na ito. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue to have their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa po may pagpatuloy po nila yung kanila pong sinserong buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day Sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Lord's Day Sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, let's open our Bible. Genesis chapter 13. Buksan po natin yung ating Biblia sa Genesis chapter 13. From verse 1 to verse 13. Simula po sa verse 1 hanggang 13. Genesis chapter 13 from verse 1 to 13. Genesis chapter 13. Simula po verse 1 hanggang 13. Okay, let me read it. Umahon sa Negev mula sa Ehipto si Abram at ang kanyang asawa dala ang lahat ng kanyang pag-aari at si Lot. Si Abram ay napakayaman sa hayop, pilak at ginto. Nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa Negev hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Ai, at nang sa lugar ng dambana ng kanyang ginawa roon ng una, at doon ay tinawag ni Abram ang pangalan ng Panginoon, at si Lot ay sumama kay Abram, ay nagkaroon ding mga tupa, baka at mga tolda, hindi makayanan ng lupain, na sila'y manirahang magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari at nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abram at ng mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang mga Perezeo ay naninirahan noon sa lupain. Sinabi ni Abram kay Lot, huwag na tayong magkaroon pa ng pagtatalo maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako'y pupunta sa kanan. O kung kinuha mo ang nasa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa.
Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto sa gawi ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah, kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan at si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Okay, today we are going to think about this Genesis chapter 13 and then we will think about the important lessons. Kaya ngayon po ipag-aaralan po natin yung mga talata dito po sa Genesis chapter 13 at kukuha po tayo ng mga aral. As you know well, if you read the Genesis chapter 12, Abraham received the three promises from God. Gaya po ng inyong alam, sa Genesis chapter 12, tinanggap po ni Abraham yung pangako ng Diyos sa kanya. Yeah. So, God said to Abraham, "Now the Lord has said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you." Sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo." And God promised the three important things to Abraham. At yung Diyos po ay nagsabi ng mga tatlong pangako kay Abraham. Which is the land and nation and the land. Ito the nga po, the blessing. Ito nga po yung lupain, yung bansa at yung pagpapala. Land is the land of Canaan, the promised land. Ang lupain po na ito, ito yung lupain ng Kanaan, ang pangakong lupain. And the great nation is the Israel. So Abraham became ancestor of the Israel. At ang lupain po na ito, at ang bansa na ito, ito po yung dakilang bansa ng Israel. Si Abraham nga po yung naging ninuno ng bansang Israel. And the last one, the blessing. At yung pinakahuli, ang pagpapala. What is this blessing? Ano po itong pagpapala na ito? This blessing, it does not mean only the physical, the world, or the material blessing. Yung pagpapala po na ito, hindi lamang po tumutukoy ito sa material o physical na mga pagpapala. This is the eternal blessing through the Jesus Christ. Ito po yung walang hanggang pagpapala sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, Abraham already received this promise of the blessing from God. Kaya tinanggap na po ni Abraham yung tatlong pangako na ito mula sa Diyos. So Abraham, when he left his place, his nephew, the Lot also, he followed Abraham. Kaya nung umalis si Abraham sa kanilang lupain, sinama din niya yung kanyang pamangkin na si Lot. But if you read the Genesis chapter 13, there is a problem between the herdman of the Abraham and then herdman of the Lot. Pero kung babasahin po natin sa Genesis chapter 13, na nagkaroon po ng problema sa pagitan ng pastol ni Abraham at sa pastol ni Lot. Yeah, there were quarrels between two herdmen, Abraham and Lot, the herdman. Nagkaroon po ng pagtatalo sa pagitan po ng pastol ni Abraham at sa pastol ni Lot. So, Abraham said to the Lot, "You can make a choose the where you go, and then I will go other side." Kaya sabi po ni Abraham kay Lot, malaya na nasa harap mo ang buong lupain, humiwalay ka sa akin. Kapag pumunta ka sa kabila, pupunta ako sa kabila. But actually, although there was the problem between the Abraham and the Lot's herdsmen, they had to solve in other way. Pero sa katunayan, kahit po na nagkaroon ng pagtatalo yung mga pastol ni Lot at ni Abraham, dapat ay nilutas nila ito sa ibang paraan. If Abraham, if the Lot really understood how much is important to follow the Abraham, he would follow the Abraham until the end. Kung talaga pong lubos na nauunawaan ni Lot kung gaano kahalaga na patuloy siyang sumunod kay Abraham, dapat ay sumunod siya kay Abraham hanggang sa huli. Because God promised the blessing through the Abraham. Dahil yung Diyos po ay nangako ng pagpapala kay Abraham. So when the Lot really followed Abraham until the end, he also was able to receive the great blessing through the Abraham. Kaya kung si Lot sumunod siya kay Abraham hanggang sa huli, kung gayon siya po ay tatanggap din ng isang malaking pagpapala sa pamamagitan ni Abraham. But unfortunately, when there was the quarrels between the Abraham and then Lot's herdman, they were separated. Ngunit sa kasamaang palad po, nung nagkaroon ng pagtatalo, yung pastol ni Lot at ni pastol ni Abraham, nagkaroon po sila, nagsila po ay naghiwalay. But if you read this Bible, how is the result? How the result is different between the Abraham and the Lot, you will realize.
Pero kung titignan po natin itong Biblia, mauunawaan po natin yung resulta, kung ano po yung naging resulta ng buhay ni Lot at ng buhay ni Abraham. Abraham, he hold the promise of God, and then he obeyed to the God's word, and then followed the God's way of continuously. Si Abraham, pinanghawakan po niya yung pangako ng Panginoon at siya po ay nagtiwala sa Diyos at tinanggap po niya yung pagpapala ng Diyos. Although there was some trials and difficulties, but he really believed God's promise. Kahit po na nagkaroon siya ng mga kahirapan, ngunit siya po ay naniwala, sumampalataya sa mga pangako ng Diyos. And finally, Abraham, he received the promised son at the age of the 100. At sa edad po na 100, sa huli, tinanggap ni Abraham yung pangakong anak sa kanya. And also, he received the God's promise. At tinanggap din po niya yung pangako ng Diyos. So, Abraham became the prosperous and he received the real blessing from God. At kaya naman po, si Abraham, siya po ay naging masagana at tinanggap po niya yung mga tunay na pagpapala mula sa Diyos. But what about Lot? Pero paano naman po si Lot? He entered the city of the Sodom and Gomorrah, which is the soon to be destroyed by God. Pumasok po siya sa bayan ng Sodom at Gomorrah, isang bayan na malapit ng wasakin ng Diyos. So, when God destroyed the city of the Sodom and Gomorrah by fire and brimstone, the Lot's family, they left. Kaya nung winasak ng Diyos, yung bayan ng Sodom at Gomorrah, gamit yung apoy at asupre, sila po ay lumabas mula doon. Yeah, they left the Sodom and Gomorrah, and then nothing remains. Kaya umalis sila doon sa bayan ng Sodom at Gomorrah at walang natirang anuman sa kanila. And Lot's wife became the pillar of the salt. At yung asawa po ni Lot, siya ay naging haliging asin. So, his life became very miserable. Kaya po yung kanyang buhay ay naging miserable. This story gives us the important lessons, the what we should follow in our Christian life. Kaya yung kwento po na ito ay nagbibigay po sa atin ng mahalagang aral kung ano ba yung dapat nating sundin sa ating buhay Kristiyano. Those who follow the God's promise, and then those who hold the God's promise until the end, yeah, finally, we shall receive the great blessing. Kaya yung mga sumusunod at pinangahawakan yung mga pangako ng Diyos, sa huli, tayo ay tatanggap ng pangako, pagpapala ng Diyos. But if you follow your flesh desire, your life shall be miserable and then nothing. Ngunit kapag susunod kayo sa pagnanasa ng inyong laman, kung gayon, wala pong anumang matitira sa inyo at walang anumang matitira. So through this, the Genesis chapter 13, that we are going to think about, which is really important in our Christian life. Kaya sa pamamagitan po ng Genesis chapter 13, pag-iisipan po natin yung mga bagay na talagang mahalaga sa ating buhay. After we get salvation, although we wanted to follow and we wanted to obey to the God's word, because of our flesh desire, it shall be disturbed. Pagkatapos po ng pagkatapos nating maligtas at nung tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon po ng pagbabago sa atin. As a born again Christian, we wanted to please God through our Christian life. At bilang mga anak ng Diyos, gusto po natin na mabigyang lugod ng Diyos gamit ang ating buhay Kristiyano. Yes, 2 Corinthians chapter 5 verse 9 says, therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Kaya nga po, sabi po sa ikalawang 2 Corinthians chapter 5, verse 9. Sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9, sabi po doon, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Yeah. As a born-again Christian, whether you eat or drink or whatever you do, do all these things for the glory of God. Sabi po ng Biblia na anuman ang inyong ginagawa, kung kayo man ay kumakain o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalalawalhati ng Diyos. Truly born-again Christian, we wanted to live according to God's will. Yung mga tunay na born-again Christian, gusto nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. And also, we wanted to follow the God's will. At isa pa, gusto po nating sundin yung kalooban ng Diyos. And also, we wanted to live for the glory of God. At isa pa, gusto rin po nating mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. But what's the problem? Ngunit ano po ba yung problema? Our fleshy desire is the problem. Yung pagnanasa po ng ating laman, ito po yung problema. We need to think about why the Lot, he failed in his Christian life. Kailangan ipag-isipan po natin bakit si Lot siya ay nabigo sa kanyang buhay Kristiyano. He followed his flesh desire as a young man. That's why he failed in his Christian life. Bilang kabataan, siya ay sumunod sa pagnanasa ng kanyang laman, kaya naman nabigo po siya sa kanyang buhay Kristiyano. Okay, let's open the Bible, Romans chapter 8. Buksan po natin yung Biblia sa Roma chapter 8.
Romans chapter 8, verse 7 and 8. Roma chapter 8, simula po sa verse 7 hanggang 8. Romans chapter 8, verse 7, verse 8. Okay, let's read this verse together. 3-1, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Yeah. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Yes, if you follow the flesh desire, you cannot please God through your Christian life. Opo, kung kayo po ay susunod sa pagnanasan ng inyong laman, kung gayon, hindi nyo po mabibigyang lugod ang Diyos sa inyo pong buhay Kristiyano. So, through this story of the Abraham then Lot's, we will receive important lessons. Kaya sa pamamagitan po ng kwento ni Abraham at ni Lot, kukuha po tayo ng mahalagang aral. Okay, let's go back to Genesis chapter 13. Balikan po natin ang Genesis chapter 13. Okay, verse 7. And there was strife between the herdmen of Abraham, the livestock, and the herdmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwelt in the land. So Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my herdmen and your herdmen, for we are brethren. At nagkaroon ng pagtatalo mga pastol ng hayop ni Abraham at ng mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang mga Perizzeo ay naninirahan noon sa lupain. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayo magkaroon ng pagtatalo maging sa ating mga pastol sapagkat tayo ay magkapatid. Yes, Bible says there was a strife and a quarrels between Abraham's herdmen and then the Lot's herdmen. Kaya sabi po dito na nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng pastol ni Abraham at sa pastol ni Lot. Why this is the problem for Abraham and the Lot? Kaya bakit po ba naging problema ito para kina Abraham at Lot? Actually, Abraham he served God, and also Lot he served God. Sa katunayan po, si Abraham pinaglilingkuran po niya yung Diyos, at maging si Lot pinaglilingkuran din niya ang Diyos. This is the shadow of the born again Christian in the church. Our born again Christian, we are serving the Lord, but if we fight each other, maybe what other Gentiles will think about. Kaya anino po ito ng mga born again Christian, kagaya po natin na kagaya nila Abraham at ni Lot, tayong mga born again Christian, pinaglilingkuran din natin yung Diyos, kaya yung mga brothers and sisters, kapag sila ay nag-aaway, ano pong iisipin ng ibang mga hintil sa atin? Yeah, there were some the Canaanites, right? They saw the strife between the Abraham and then Lot's herdmen. So, maybe this cannot be the light or the good example for other unbelievers or the Gentiles. Kaya meron na naninirahan po ng mga panahon na iyon yung mga Kananeo at yung mga Perizzeo sa lugar na iyon, at hindi po ito maganda, kagaya din po sa atin. Hindi po mabuti para nakikita ito ng mga hintil at ng mga hindi mananampalataya. As our Lord Jesus said, according to Matthew chapter 5, you are the light of the world. Kagaya po ng sinabi po sa Biblia na kayo ang ilaw ng sanlibutan. And chapter 5, the verse 16, let your light so shine before the men, so that you will show the good example to others. At sabi po sa chapter 5, verse 16, na paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa sanlibutan upang makita ito ng iba. Okay, let's open the Bible. Matthew chapter 5. Tignan po natin sa Mateo chapter 5. Verse 16. Mateo chapter 5, verse 16. Matthew chapter 5, verse 16. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. As a born-again Christian, when we show the good example, the good behavior before other unbelievers, we can glorify the name of God through our Christian life.
Kaya sa atin pong buhay bilang mga born again Christian, sa buhay Kristiyano po natin, mabibigyan natin ng lugod ang Diyos kapag tayo ay nagpapakita ng mabuting halimbawa sa iba. Bible says, after we get salvation, we became new creation in Jesus Christ. Sabi po ng Biblia, nung tayo ay naligtas, tayo ay naging mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. But we should know, this is not the word only. Pero dapat malaman po natin na hindi lamang po ito sa salita. There should be the real changes in your life since you get salvation. Dapat po ay mayroong tunay na pagbabago sa inyong buhay simula nang kayo ay maligtas. For example, some brother, before he got the salvation, yeah, he was a drunkard and a gambler and so many troublemakers. Halimbawa po, yung isang brother, siya ay bago siya naligtas, siya po ay isang maglalasing at palagi po siya nagsusugal at siya ay palaging gumagawa ng gulo. But after he got the salvation, he was totally changed. He became the new man. Pero pagkatapos po niyang maligtas, siya ay lubos na nabago. Siya ay naging isang bagong tao. Yes, he stopped the drinking, gambling, and fighting with any others. Kaya siya po ay tumigil sa pag-inom, pagsusugal at sa pakikipag-away. Yes, it is the real example. In our church, there are so many actual example like this. Opo, ito po ay talagang tunay na mabuting halimbawa at sa iglesia po natin, marami pong mga ganitong mga halimbawa. Yeah, when we are changed like this, we can shine the light before the men. Kaya kapag nagbago po tayo ng ganito, tayo po ay magliliwanag kagaya ng maliwanag na ilaw sa mga tao. And we can glorify the name of God through our Christian life. At mabibigyan po natin ng kaluwalhatian ang Diyos gamit po yung buhay Kristiyano natin. So think about the quarrels and strife between the Abraham and the Lot herdmen will cause another problems. Kaya pag-isipan niyo po yung pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ni Abraham at ni Lot, ito po ay lilikha ng ibang gulaan, ng ibang problema. As a born again Christian, if we cannot show the good example to other unbelievers, we cannot evangelize them. Kaya bilang mga born again Christian, kapag hindi tayo nagpakita ng mabuting halimbawa sa mga hindi mananampalataya, hindi natin sila mai-evangelize. And also, we need to think about after we get salvation, there will be the inner the struggling between the flesh desire and the will of the Holy Spirit. At dapat po malaman po natin pagkatapos nating maligtas, meron po tayong panloob na pakikipagbaka sa pagitan po ng pagnanasa ng laman at sa pagnanais ng Espiritu. Our inner man, the wanted to follow the will of the Holy Spirit. Yung panloob po nating pagkatao, gusto po nitong sundin yung pagnanais ng banal na Espiritu. But our flesh is still wanted to follow the worldly things or physical things. Ngunit yung pagnanasa po ng ating laman, gusto pa rin po nitong sumunod sa mga makasanlibotang kasalanan at sa mga makasanlibotang bagay. That's why there are struggling between the flesh desire and the will of the Holy Spirit. Although after we get the salvation. Kaya nga po, meron pong paglalaban sa pagitan po ng pagnanais ng banal na Espiritu at sa pagnanasa ng laman. Roma chapter 7. Tignan po natin sa Roma chapter 7. Verse 22 and 23. Simula po sa verse 22 hanggang verse 23. Babasahin ko po. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang isang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Yeah, for I delight in the law of God according to the inward man. This is the those who receive the Holy Spirit. Yes, inward man wanted to follow the God's will. Kaya doon po sa mga nakatanggap ng banal na Espiritu, ito po yung panloob ng pagkatao natin, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. So between the will of the Holy Spirit and the flesh desire, which is stronger, the will desire your Christian life? Kaya sa pagitan po ng laban ng pagnanais ng banal na Espiritu at sa pagnanasa ng laman, kung sino yung mas malakas, ito yung magtatakda ng iyong buhay Kristiyano. If the will of the Holy Spirit is stronger than the flesh desire, you can overcome your flesh desire and then you can follow the God's will. Kapag mas malakas ang pagnanais ng banal na Espiritu, kung gayon, matatalo po nito yung pagnanasa ng laman at ikaw po ay makakasunod sa pagsakalooban ng Diyos sa iyong buhay Kristiyano. Let's open our Bible, James chapter 4. Tignan po natin sa Santiago chapter 4. James chapter 4. Verse 1.
Santiago chapter 4 sa verse 1. Okay, babasahin ko po. Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Yeah. Where do wars and fight come from among you? Do they not come from your desires for pleasure, the war in your members? So, because of our flesh desire, there will be the struggling between the flesh desire and the will of the Holy Spirit. Kaya dahil po sa pagnanasa ng laman, kaya nagkakaroon ng paglalaban sa loob natin sa pagitan ng pagnanais ng banal na Espiritu at ng pagnanasa ng ating laman. And also, we can think about inside the church, after we get salvation, especially the newly born again Christian, they are like baby Christians. At sa loob po ng iglesia, mapag-iisipan po natin, yung mga bagong naligtas, sila po ay kagaya ng mga bagong silang nasanggol. Sometimes the many brothers and sisters, they are misunderstanding. After they get salvation, when they join in the fellowship or in the church, they just expect all brothers and sisters will be really good and then will be kind and then they will have a really good Christian life. At iniisip po ng iba na pagkatapos po nilang maligtas, kapag lumahok po sila sa fellowship at sa mga pagtitipon, iniisip po nila na yung lahat ng mga brothers and sisters ay magiging mabait, sila ay napakabuti, at silang lahat ay maamo. But when they look at the different attitude or the wrong treatment or any mistake, they shall be disappointed. At kapag nakita po nila yung mga maling pagtrato o kaya yung mga hindi magagandang mga bagay, sila po ay nagkakaroon ng pagkadismaya. And they will complain, why the born again Christian they behave like this or they say they are saying like this. At sila po ay magrereklamo o kaya magsasabi ng ganito, bakit yung mga born again Christian ay umaasta ng ganito? But we need to think about before we get salvation, we are also saying that we committed a lot of sin and also we behaved many wrong things. Pero dapat maunawaan po natin, bago po tayo maligtas, tayo ay ganun din naman noon na tayo ay gumagawa ng maraming mga maling mga bagay, ng mga kasamaan at mga kasalanan. But because of the God's grace, we are saved. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. And we became the body of Christ inside the church. At sa loob po ng iglesia, tayo ay naging katawan ni Kristo. Before we get salvation, we have a different characteristic and also different lifestyle. Everything was different. Kaya bago tayo naligtas, iba-iba po yung ating pinanggalingan, iba-iba po yung ating kinalakihan at yung pamumuhay po natin, estado. But because of the love of God, we are having a fellowship together. And also, we are having a Christian life in the one church. Ngunit dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nagsama-sama at nagsama-sama tayo sa iisang iglesia. So it is natural that each brothers and sisters, they have a different characteristic and also different lifestyle. Kaya talaga pong natural na bagay lamang na yung lahat ng mga brothers and sisters ay iba-iba po yung kanilang ugali at yung paraan ng kanilang pamumuhay. And also many of them, they are not changed. They are not matured. At yung iba po sa kanila, yung karamihan po sa kanila ay hindi pa po nagmamature o hindi pa nagbabago. Especially the Manila Central Church also, there are so many newly born again brothers and sisters. Lalo na po dito po sa ating Manila Central Church, marami po mga bagong naligtas na mga brothers at sisters. So, we are like just baby Christians. Kaya tayo po ay kagaya ng mga baby Christian. So, the brothers and sisters who are saved earlier, we should have a more generous and the wide mind to accept all the newly born again brothers and sisters. Kaya po doon sa mga naunang naligtas, kailangan tayo po ay maging mapagbigay at magkaroon tayo ng malawak na pag-iisip para sa mga bagong ligtas na kapatid. Think about the children's, they are fighting each other because of the small things. Kaya pag-isipan niyo po ito, yung mga maliliit na mga bata, sila ay nag-aaway dahil sa mga maliliit na bagay. When the mother or father look at the fighting, it is nothing. Only the small problems, they are fighting each other. Kaya kapag titignan ng nanay at ng tatay yung kanilang mga anak, ito ay walang kabuluhan kasi nagtatalo sila dahil sa maliit na bagay. Corinthian church, it was also like baby Christians. Yung iglesia sa Corinto, sila po ay kagaya ng mga baby Christian. Yeah, if you look at 1 Corinthians chapter 3,
There were the envy and strife, the quarrels between the brothers and sisters. Kung titignan po natin sa 1 Corinto chapter 3, na mayroon po silang mga pagkabahabahagi at mga pagtatalo at mga sigalot. Okay, let's open the Bible. 1 Corinthians chapter 3. Tignan po natin sa 1 Corinto sa chapter 3. From verse 1 to 3. Simula po sa verse 1 hanggang 3. First Corinthians chapter 3 from verse 1 to 3. Babasahin ko po. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito hanggang sa ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Yeah, verse 3, you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not the carnal and then behaving like the mere man? So why there was the envy and strife and divisions among the Corinthian church brethren? Because they are still like a baby Christians. Kaya bakit po mayroong paninibugho, pagtatalo at mga pagkakabahabahagi sa iglesia sa Corinto? Dahil sila nga po ay kagaya ng mga baby Christian. When I look back in the beginning of the Christianity here in the Philippine church also, it was also same. There were so many divisions and envies and the strifes between the brothers and sisters. Kung babalikan ko rin po yung simula ng Kristyanismo dito po sa Pilipinas, nakita ko din po yung maraming mga pagtatalo, paninibugho, at mga pagkakabahabahagi. But as time goes on, Philippine church is also maturing more and more. Pero habang lumilipas po yung panahon, yung Philippine churches, ito po ay patuloy na lumalago at nagmamature ng patuloy. So, when we look at some envy or strife and divisions between brothers and sisters, we should think, oh, this church is still like a baby Christians. Kaya kapag mayroon pong mga paninibugho, pagkakabahabahagi at mga pagtatalo, dapat ay tignan po natin na sila po ay baby Christian pa. Why there will be the envy, strife, and divisions? Because they still belongs to the flesh. Bakit po ba nagkakaroon ng mga paninibugho, pagtatalo at mga pagkakabahabahagi? Dahil sila po ay nasa laman pa. If they really follow the God's will, and if you are trying to practice what we learned in their Christian life, they shall be matured, and they can understand other brothers and sisters. Dahil kung sila po ay talagang susunod, kung talagang susunod sila sa kalooban ng Diyos, at talagang titignan po nila yung mga bagay na kanilang natutunan. Kung gayon, hindi po magkakaroon ng mga pag-aaway sa kanila. Think about the Israelites while they were staying in the wilderness. Pag-isipan niyo po yung mga Israelita habang sila ay nakatira doon sa ilang. If you read the complaints of the Israelites, most of the things belongs to the physical things and then the flesh problem. Kung titignan po natin yung mga reklamo ng mga Israelita doon sa ilang, yung karamihan po sa kanilang mga reklamo ay may kaugnayan sa kanilang laman, sa kanilang pangangailangang pisikal. Yeah, they complain, there is no water. Sila po nagreklamo, walang tubig. There is no food, there is no bread. Walang pagkain, walang tinapay. Yeah, most of the complaint for their physical things. Kaya karamihan po sa kanilang mga reklamo ay patungkol sa kanilang physical na bagay. Okay, let's open the Bible. Numbers chapter 11. Tignan po natin sa Biblia, sa Bilang chapter 7. Chapter 11. Sorry po, chapter 11. Numbers chapter 11. From verse 4 to 6. Bilang chapter 11, simula po sa verse 4 hanggang 6. Okay, babasahin ko po. At ang mga nagkakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karneng makakain, ating naaalala ang isda na ating kinakain na walang bayad sa Ehipto, ang mga pepino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang, ngunit ngayon ay ang ating lakas ay nanghihina, walang anuman sa ating harapan kundi ang manang ito. Yes. They complained God because of their physical things. While they were staying in Egypt, they
they were able to eat various kind of the vegetable and fruits and the meat. But here in the wilderness, only the manna. Opo, nagreklamo po sila sa Diyos dahil noong sila, habang sila ay nasa ilang, sila ay walang anumang makain dahil noong sila ay nasa Ehipto, naaalala nila na kumakain sila ng mga gulay, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Is there any brother or sister, before I get salvation, I was able to enjoy the many kind of the worldly things, the wine and also the worldly music or any kind of the physical pleasure. But after I get salvation, I cannot do all these things. So, can you complain these kind of things before God? Kaya sa atin po ba, mga brothers and sisters, meron po ba na nagsasabi na pagkatapos silang maligtas, bago silang maligtas, na nakakapag-enjoy sila sa kanilang buhay, sa mga worldly music, sa pag-inom ng alak, ngunit nung naligtas sila, ay hindi na nila nagagawa yung mga bagay na ito. Meron po ba nagireklamo ng ganito? Truly born again Christian, the will know which is really important in our Christian life. Tayo pong mga tunay na born again Christian, alam po natin yung tunay na mahalagang bagay sa ating buhay. As the Bible says, the 2 Corinthians chapter 4, visible things are just temporary in this world. Kagaya po ng sinabi sa ikalawang Korinto chapter 4, yung mga bagay na nakikita sa mundong ito ay panandalian lamang. You may know the Steve Jobs, right? Who established who invented the iPhone and the MacBooks. Marahil kilala niyo po si Steve Jobs. Siya po yung nagtatag ng mga iPhone at MacBook. Although he was very rich, but when he died, he was not able to carry anything, right? Kahit po na siya ay mayaman at nung siya ay namatay, siya ay walang nadalang anuman. Although in this world you are millionaire or billionaire, when you die, you will carry nothing away. Kahit po na ikaw ay milyonaryo, bilyonaryo sa mundong ito, ngunit kapag namatay ka, wala kang anumang madadala. But as a born again Christian, when we are really saved, we will enter the eternal heaven. Ngunit tayo po ng mga born again Christian na naligtas, kapag tayo ay namatay, papasok tayo sa walang hanggang langit. That's why truly born again Christian, we are holding this living hope in heaven. Kaya nga po, tayong mga born again Christian, pinangahawakan po natin yung buhay na pag-asang ito sa langit. So, as our Lord Jesus said, Jesus Christ always emphasized the spiritual things, not the physical things or material things. Kaya nga po, kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, mas binibigyang diin niya yung mga espiritual na bagay kaysa doon sa mga physical na bagay. Okay, let's open the Bible, Matthew chapter 6. Mateo chapter 6. From verse 31 and 33. Simula po sa verse 31 hanggang sa verse 33. Matthew chapter 6 from verse 31 to 33. Mateo chapter 6 simula po sa verse 31 hanggang 33. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabi ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yeah, therefore do not worry saying the what shall we eat or what shall we drink? What shall we wear? Of course, our born again Christian also, we need the food, also we need to drink the water, also we need to wear, we need the cloth. Yes, it is necessary, but we should believe. If we really follow the God's will, and if we really please God, God will take care of us, and also God will protect us. Bilang born again Christian, opo, kailangan po natin ng pagkain, kailangan po natin ng tubig, at kailangan po natin ng mga bagay na masusuot. Ngunit kung tayo po ipatuloy na susunod sa kalooban ng Diyos, at kung bibigyan po natin ng lugod ang Diyos, tayo po ipoprotektahan ng Diyos at ibibigay po niya yung lahat ng mga bagay na ating kinakailangan. Now, what the Bible says, for your heavenly Father knows that you needed all these things. Yes, God knows you need all these things. It means God will provide what you necessary. Ang sabi po ng Biblia, at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, kaya alam po ito ng Diyos na ito'y kailangan natin.
So, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. This is the promise of God. Ito po yung pangako ng Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. If you really believe the promise of God, you shall receive the answer from God. Kung kayo po ay tunay na sasampalataya sa pangako ng Diyos, matatanggap nyo po yung sagot mula sa Diyos. Abraham, he really believed in the promise of God. That's why he hold the promise of God until the end. Si Abraham, siya po ay sumampalataya sa pangako ng Diyos at pinanghawakan niya po yung pangako na ito hanggang sa huli. But Lot, he made the wrong choice because of his flesh desire. Pero si Lot, gumawa po siya ng maling pagpili dahil po sa kanyang pagnanasa ng laman. Okay, let's go back to Genesis chapter 13. Balikan po natin ang Genesis chapter 13. Okay, from verse 9, "Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left." Verse 10, "And Lot lifted his eyes and saw all the plains of the Jordan, that it was welled watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go toward Zoar." So, verse 11, "Then the Lord chose for himself all the plains of Jordan, and the Lord journeyed east, and they separated from each other." So, Lord, when he looked at the field, it was beautiful. So, he chose the place of the Sodom and Gomorrah. Si Lot, nung inilibot po niya yung kanyang paningin, nakita po niya na maganda yung lupain, kaya naman mas pinili niya na pumunta doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. I think the Lord also, he desired some the civilization in the days of the in those days. That's why the Sodom and Gomorrah, there were so many people, and also there were also so many oldly things. Marahil si Lot, ninanais din po niya yung pagkakaroon na nagustuhan niya yung bayan na maunlad, kaya naman po mas pinili po niya noong mga panahon na iyon na manirahan sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. Abraham gave the chance to the Lot to make his choice. Si Abraham, siya po ay binigyan po niya si Lot ng pagkakataon upang mamili. Yeah. If you go the right side, I will go to the left. If you go to the left, I will go to the right side. Na kapag pinili mo yung kaliwa, pupunta ako sa kanan. Kapag pinili mo ang kanan, pupunta ako sa kaliwa. But in this situation, the Lord had to follow the Abraham until the end because God promised the blessing to Abraham. Pero nung pagkakataon po na ito, dapat ay nanatili kasama ni Abraham si Lot dahil yung pangako po ng Diyos ay nananatili kay Abraham. Although there were some the difficulties or problems, he had to stay with Abraham until the end. Kahit po na mayroong kahirapan at mga problema, dapat si Lot ay nanatili pa rin siya kasama ni Abraham. If he really believed God's promise, he had to stay with Abraham until the end. Kung siya po ay tunay na naniniwala sa pangako ng Diyos, dapat ay nanatili siyang kasama ni Abraham. Many brothers and sisters, why they failed in their Christian life? Sa mga brothers and sisters, bakit po ba marami sa kanila nabibigo sa kanilang buhay Kristiyano? They do not know where they should stay until the end. Dahil hindi po nila alam kung saan sila dapat manatili hanggang sa huli. We should know, here in the Genesis chapter 13, Abraham, this is the shadow of the church. Dapat malaman po natin, dito po, sila Lot at Abraham, sila po ay anino ng iglesia. God promised the blessing through the Abraham. So, when the Lord had to stay with Abraham until the end, he was able to join in the blessing of God also together. Yung Diyos, ibinigay po niya yung pangako, yung mga pagpapala kay Abraham, kaya po si Lot dapat nanatili po siya kasama ni Abraham. Nowadays, it is also same. Church is the body of Christ. When we abide in the church until the end, we can receive all the blessing through the church. Gayun din naman po sa panahon natin na yung church, kailangan manatili tayo hanggang sa huli dahil nandito po yung mga pangako ng Diyos. Why Lot chose the place of the Sodom and Gomorrah? Bakit po ba pinili ni Lot yung bayan ng Sodoma at Gomorrah? Because the Lord
still he was young, and then he had a very strong the fleshy desire. So he wanted to enjoy the worldly things in the city of the Sodom and Gomorrah. Dahil si Lot po ay nasa kabataan pa, dahil po sa pagnanasa ng kanyang laman, gusto po niyang i-enjoy yung kanyang mga pagnanasa ng laman at yung mga makasanlibutang bagay. Nowadays, many brothers and sisters also, they love the worldly things or the flesh, the physical things. That's why they leave the church. Kaya ganyan din po sa panahon natin, marami sa mga brothers and sisters, minamahal po nila yung mga makasalibotang mga bagay at yung mga physical na bagay, kaya umaalis sila sa church. Okay, let's open the Bible. 1 John chapter 2. Tignan po natin sa Unang Juan chapter 2. First John chapter 2 from verse 15 to 17. Unang Juan chapter 2 simula po sa verse 15 hanggang 17. Okay, babasahin ko po. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman at ang pagmamataas ng mga pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Yes. Here, verse 17, and the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. So, we should know what we should hold until the end, and what we should give up in our Christian life. Kaya dapat po alam po natin yung mga bagay na dapat nating panghawakan hanggang sa huli at ano yung mga bagay na dapat nating bitawan sa ating buhay Kristiyano. Many brothers and sisters, they failed in their Christian life because they love this world and they wanted to follow the worldly things. Maraming mga brothers and sisters, iniiwan po nila yung iglesia dahil minamahal po nila yung sanlibutan na ito at yung mga makasanlibutang mga bagay. Bible says, if you love, the love of Father is not in you. Sabi po ng Biblia, kung minamahal mo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa inyo. You cannot love God and this world at the same time. Hindi po ninyo magagawang ibigin ang Diyos at ang sanlibutan sa iisang pagkakataon lamang. It means if you love this world, it means you don't love God. Ibig sabihin po, kapag ka hindi mo minamahal ang Diyos, minamahal mo ang sanlibutan. In other words, if you really love God, you will not love this world. Sa madaling salita din po, kapag ka minamahal mo ang Diyos, hindi mo magagawang ibigin ang sanlibutang ito. Think about, there is the wife. And she has a husband. She is already married. Halimbawa po, meron pong isang asawang babae at siya ay kasal na, meron siyang asawang lalaki. She said, I love my husband. And also, I love other men also. Halimbawa, kapag sinabi ng asawang babae, mahal ko yung aking asawang lalaki, pero mahal ko din yung ibang lalaki pa. Is it okay? Ayos lamang po ba iyon? No, it's not possible. If you really love your husband, you should not love other men. Kung talagang minamahal mo ang iyong asawang lalaki, dapat ay huwag mong ibigin yung ibang lalaki. Yeah, it is also same. As a born-again Christian, if you really love the Lord, you cannot love the worldly things, this world. Kaya gayon din naman po, kung tunay mong minamahal ang Panginoon, hindi mo magagawang ibigin yung ibang mga bagay ang sanlibutang ito. Yeah. So, when Lot left Abraham, that was the beginning of his miserable life and also tragedy. Pagkatapos po na iwan ni Lot si Abraham, ito po yung pasimula ng kanyang trahedya sa kanyang buhay at pagiging miserable. Okay, let's open the Bible. Jeremiah chapter 2. Tignan po natin Jeremias chapter 2. Jeremiah chapter 2 verse 19. Jeremias chapter 2 sa verse 19. Verse 13 first. Verse 13. Tignan po muna natin sa verse 13.
Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sarang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Yeah, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountains of living waters. So, Israelite, they have forsaken God. That's why that is the evils before God. Sapagkat gumawa ang bayan ko ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako, kaya po yung mga Israelita, tinalikuran po nila yung Diyos. Think about the history of the Israel. When made the wrong choice in their history, they received a lot of the difficulties and then trials. Kaya tignan niyo po yung kasaysayan ng Israel na kapag sumusuway yung mga Israelita, tumatanggap po sila ng mga pagsubok at mga disiplina. Nowadays, this is also same. If you make a wrong choice like a Lot, if you follow the worldly things, your life will become miserable. Kaya gayon din naman po sa atin, kapag tayo ay sumunod sa yapak ni Lot, kapag sumunod tayo, ginawa natin yung kagaya sa kanya, tayo ay mapapalayo sa Panginoon. Okay, verse 19. Sabi po sa verse 19. Okay, babasahin ko po. Parurusahan ka ng iyong sariling kasamaan at ang pagtalikod ang sa iyo'y sasaway. Alamin mo at ng iyong tignan na masama at mapait na iyong talikuran ang Panginoon mong Diyos. Ang takot sa akin ay wala sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo. Yes. Know, therefore, and see that it is an evil and the bitter things that you have forsaken the Lord your God. When you forsook the God, it is the evil things, and also that is really miserable things. Alamin mo at ang iyong tignan na masama at mapait na iyong talikuran ng Panginoon mong Diyos, kaya kapag tayo ay tumalikod sa Diyos at iniwan natin yung Diyos, ito po ay pagiging isang miserableng buhay. Okay, let's open the Bible. Hosea chapter 7. Tignan din po natin Hosea chapter 7. Hosea chapter 7 verse 13. Hosea chapter 7 sa verse 13. Woe to them, for they have fled away, fled from me, destruction to them. So, when they fled away, when they left God, they received the curse rather than blessing. Kahabag-habag sila sapagkat sila ay lumayo sa akin, kaya kapag tayo ay lumayo o tumalikod sa Diyos, ito po ay pagkakaroon ng sumpa. Yeah, oh, born again Christian, since we get salvation, we must know where we should stay until the end. Kaya bilang mga born again Christian, dapat ay malaman po natin kung saan tayo dapat manatili hanggang sa huli. John chapter 15 verse 4 says, abide in me and I in you. This is the important commandment from our Lord Jesus. Sabi po sa Juan chapter 15 verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ito po yung mahalagang utos ng ating Panginoong Jesus sa atin. Our born again Christian be like a branch. If the branch does not attach on the tree, and then if the branch cut off from the tree, it will be dried and withered. Tayo pong mga born again Christian, kagaya po tayo ng mga sanga na dapat ay nananatili doon sa puno, dahil kapag tayo ay pinutol mula doon sa puno, tayo ay matutuyo. Our born again Christian, though, we should not leave the church under any circumstance or under any situation. Tayong mga born again Christian, dapat ay wag nating iwan yung iglesia sa kahit anumang sitwasyon, sa kahit na anumang kalagayan natin. If you read the Luke chapter 15, there is the story of the prodigal son. Kung titignan po natin sa Lucas chapter 15, nandoon po yung kwento ng alibughang anak. Yeah, prodigal son, his father is very rich. Abundant, everything is abundant. Yung alibughang anak, yung kanya pong tatay, yung tatay niya ay napakayaman. But when the prodigal son left his father's house, he enjoyed his physical things and then he wasted all his money. Ngunit nung umalis sa kanyang tatay, yung alibughang anak, in-enjoy po niya yung kanyang sarili at nilustay niya yung lahat ng kanyang salapi. Later, he became like a beggar. Huh? His situation became miserable. At sa huli, siya po ay naging miserable. Siya ay naging kagaya ng pulubi. Yeah. This is the image of the
Also, if our born again Christian, if we leave the church, yeah, our life also will become like this, miserable. Kaya bilang mga born again Christian, kapag iniwan din po natin yung church, tayo ay magiging ganito. Yung buhay natin ay magiging miserable. Yes. So since we get salvation, although there is some problem or difficulties, we should abide in the church until the end. Kaya mula nang maligtas tayo, sa kahit anumang sitwasyon, sa kahit anuman yung ating kalagayan, dapat ay manatili tayo sa church hanggang sa huli. Okay, let's open the Bible, Proverbs chapter 18. Buksan po natin ang Biblia, Kawikaan chapter 18. Proverbs chapter 18, verse 1. Kawikaan chapter 18, verse 1. Okay, chapter 18, verse 1. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Yeah. A man who isolate himself seek his own desire. Yes, we need to meditate this verse carefully. Why the Lord, he left Abraham? Because he also had a hidden desire. He had another, the flesh desire. Opo, kailangan ipagbulay-bulayin po natin ng maigi yung mga talata na ito. Si Lot, bakit niya nagawang iwan si Abraham? Dahil meron po siyang natatagong pagnanasa sa kanyang sarili. Because Lot, he loved the worldly things and the physical pleasure in the city of the Sodom and Gomorrah. Dahil si Lot, minamahal po niya yung mga makasanlibutang mga bagay, yung mga bagay na makasanlibutan doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. There are some brothers and sisters who leave the church. So we need to also think about What is their hidden desire to leave the church? Kaya yung mga brothers and sisters, no, yung iba, sila po ay umaalis sa church. Kaya pag-isipan din po natin kung ano po yung natatagong pagnanasa nila sa kanilang sarili, bakit sila umalis ng church? When they leave the church, they will excuse some reasons. Because of some brother or some sister, I don't want to attend the church. Opo, yung iba po sa kanila, magdadahilan po sila, dahil sa sister na ito, dahil sa brother na ito, ayaw ko nang umattend sa church. But think about, why you are attending to the church? Because of some brother or sister? Pero pag-isipan niyo po ito, bakit kayo umaattend ng church? Dahil ba sa isang brother? Dahil ba sa isang sister? No, because we are saved by the grace of God and we became the born again Christian. Hindi po, dahil tayo po inaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at tayo po ay naging isang born again Christian. We realize the love of God and grace of God. Naunawaan natin ang biyaya at ang pagpapala ng Diyos. Yeah, as the Bible says, for by grace you have been saved through faith. Gaya po ng sinabi ng Biblia, sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, when you are really saved, you came to have a true faith. Nung kayo ay naligtas, kayo ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya. And you believe that your salvation shall not be lost. At kayo ay sumasampalataya na ang inyong kaligtasan ay hindi mawawala. And also, our Lord promised, no one snatched them out of the God's hand. At yung Diyos po ay nangako po sa atin na walang sino man ang makakaagaw nito mula sa kanyang kamay. But some brothers and sisters, they leave the church because of their some reason. Pero yung ibang brothers and sisters, umaalis sila sa church dahil sa kanilang dahilan. But it is not acceptable. Think about what is the result. When the Lord left the Abraham's place, the later he became miserable. Pero hindi po ito katanggap-tanggap. Pag-isipan niyo po yung resulta ni Lot pagkatapos po niya na iwan si Abraham, yung buhay niya ay naging miserable. Okay, let's open the Bible. 2 Timothy chapter 4. Tignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 4. Second Timothy chapter 4 verse 10. Ikalawang Timoteo chapter 4 sa verse 10. Okay, verse 10, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutang ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Yes, you may know who is the Demas. Demas, he was a very
since you're the fellow worker of the Apostle Paul, the one the before. Marahil kilala niyo po si Demas. Si Demas, siya po yung sincero at tapat na kamanggagawa ni Apostol Pablo noon. This second Timothy, this is the last epistle which is written by the Apostle Paul before he was martyred. Kaya si Apostol Pablo, ito po yung kanyang huling sulat na ikalawang Timoteo bago po siya mapaguta ng ulo. So, at the time, Demas, he already left Apostle Paul and he went to the Thessalonica. Why? Bible says, Demas has forsaken me, having loved this present world. This is the reason. Demas, he loved this present world. That's why he left Apostle Paul. Nung panahon na ito, bago po siya mamatay, si Demas, iniwan po niya si Apostle Pablo, kaya bakit niya po ito ginawa? Sabi po dito, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutang ito, si Demas iniibig niya ang sanlibutang ito. So we can also understand, nowadays it is also same. Many brothers and sisters, they leave the church because they love this world. Kaya sa pamamagitan po nito, mauunawaan po natin na kung bakit maraming mga brothers and sisters ay umaalis sa iglesia ay dahil minamahal nila ang sanlibutan ito. Let's open the Bible, 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan po natin Unang Tesalonika chapter 4. Okay, 1 Thessalonians chapter 4, verse 7 and 8. Unang Tesalonika, chapter 4, simula verse 7 hanggang 8. Babasahin ko po. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karamihan, kundi sa kabanalan, kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. After we get salvation, God wanted to make us the sanctification. In order to achieve the sanctification, we must abide in Him. Pagkatapos nating maligtas, yung Diyos po nais niya na makamit natin ang pagpapabanal at upang makamit ang pagpapabanal, kailangan manatili tayo sa iglesia hanggang sa huli. But if you follow the worldly things, how can you achieve the holiness in your Christian life? Ngunit kung susunod po kayo sa mga makasalibutang mga bagay, paano ninyo makakamit ang pagpapabanal sa inyong buhay Kristiyano? Look at the verse 8. Therefore, he who reject his does not reject man, but God, who has also given us His Holy Spirit. So, as you know well, Lord, He left Abraham. It means He also left God. Kaya gayo ng inyong alam, si Lot, iniwan niya si Abraham. Kaya ibig sabihin, iniwan din po niya yung Diyos. Kagaya po ng sabi dito, kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. After Lot, he left Abraham, he was not able to receive any guidance from God. Pagkatapos iwan ni Lot yung Diyos, wala na siyang anumang natanggap ang paggabay mula sa Diyos. When we look at the sinful life, in the city of the Sodom and Gomorrah, he was not happy at all. Kung titignan po natin yung makasalanang buhay doon sa bayan ng Sodom at Gomorrah, siya po ay hindi masaya doon. Yeah, born again Christian, when we have a sinful life, if he really enjoy the sinful life, how can we say he is a really born again Christian? Kaya kung bilang born again Christian, kapag na-enjoy niya yung buhay na puno ng kasalanan, kung gayon, paano niya nasasabi na siya ay tunay na born again Christian? Later, Abraham, the Lord, maybe he would realize, I made a wrong choice. This place is not the place where should I stay. Kalaunan, marahil na nalaman ni Lord, hindi ito yung lugar na dapat kong panatilihin, kaya ninais po niyang umalis doon. But it was too late. Yeah, later, when God destroyed the city of Sodom and Gomorrah by the fire and brimstone, he escaped. But he became miserable. Nothing remains. Ngunit huli na po yung lahat at nung yung Diyos nagpadala po siya na nagpabagsak siya ng apoy at asupre doon, tumakas po siya sa bayan ng Sodom at Gomorrah at umalis siya na walang anumang dala, walang anumang natira sa kanya. Yeah, this is the result.
those who follow the worldly things and his flesh desire. Kaya ito po yung resulta ng taong sumusunod sa kanyang pagnanasa sa pagnanasa ng kanyang laman. As the Bible says, 1 Corinthians chapter 3, after we get salvation, yeah, we are building the house. So, when someone build the house, if he use the material like wood, hay, and straws, God will test his works with the fire. Kaya kagaya po ng sinabi doon po sa 1 Corinto chapter 3 na yung buhay Kristiyano po natin ay kagaya po ng pagtatayo ng bahay. At kung yung gagamitin nating materyales sa pagtatayo ng bahay, ito nagtatayo tayo gamit ang mga materyales na uhay, kahoy at mga kahoy at luwad, at kapag sinubok ito sa apoy, walang anuman ang matitira. So when God tests his works through the fire, wood, hay, and straw, it shall be consumed. It shall be destroyed, everything. Kaya kapag sinubok ng Diyos yung kanyang mga gawa na gawa sa kahoy, luwad, at sa pinagapasan, kung gayon, walang anuman yung matitira dahil sa apoy. But those who built his house with gold, silver, and precious stone, everything shall be remained. Pero kapag kayong kanyang bahay ay gawa sa materyales na ginto, mahalagang mga bato, ito po ay mananatili. What this implies? The wood, hay, and the straws, it implies our physical things or the material things. If you live, if you follow the worldly things and physical things, when you stand before God, nothing remains. Ano pong ibig sabihin ng luwad, ng kahoy at ng pinagapasan, na kapag ka nabuhay ka para doon, kapag sumunod ka sa mga makasanglibotang mga bagay, walang anumang bagay ang matitira sa iyo. Okay, let's open the Bible, 1 Corinthians chapter 3. Tignan po natin sa 1 Corinto chapter 3. From verse 13 to 15. First Corinthians chapter 3, from verse 13 to 15. Unang Korinto chapter 3, simula po sa verse 13 hanggang 15. Okay, babasahin ko po. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo ay sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Yeah, verse 15, if anyone's works is burnt, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through the fire. So think about the life of the Lot. This is the example of the born-again Christian who followed, although he's saved, who followed the physical things and then his flesh desire. Kaya pag-isipan niyo po yung buhay ni Lot, na bagaman siya po ay ligtas, dahil siya ay sumunod sa makasanlibot ng mga bagay at sa pagnanasan ng kanyang laman, walang anuman yung natira sa kanya. Lot and his two daughters, they were saved from the fire judgment in the city of the Sodom and Gomorrah. Si Lot at yung kanyang dalawang anak na babae, nakaligtas po sila doon sa apoy sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. But when they came out from the city of the Sodom and Gomorrah, they were not able to carry anything. Huh? Empty hands, nothing. Ngunit nung lumabas sila sa bayan na iyon, lumabas sila ng walang anumang dala. Our born-again Christian already told us through the Bible, right? God will judge this world by the fire judgment. Sa atin po ng mga born-again Christian, yung Diyos, itinuro na po niya sa atin na yung mundong ito, wawasakin niya ito sa pamamagitan ng paghuhukom sa apoy. When, in the days of the Noah, this world was full of the corruption and the sin. That's why God destroyed this world by the water judgment. Sa panahon po ni Noe, dahil po yung mundo na ito ay puno ng kasamaan at yung mga tao ay puno ng kasalanan, kaya winasak niya ito gamit po yung paghuhukom sa tubig. Yeah, believe this is the real history. Kaya tayo po ay naniniwala na ito ay tunay na kasaysayan. Like this, God is also warning us. This world,
will be destroyed by the fire judgment. Kaya kagaya po nito, yung mundong ito ay mawawasak gamit ang paghuhukom sa apoy. If you follow only your flesh desire and then worldly things, when you stand before God, nothing remains. Kaya kapag sumunod ka sa pagnanasa ng laman at sa mga makasalibutang mga bagay lamang, walang anuman ang matitira sa iyo. So when you stand before God, you shall be very shameful. Kaya kapag tumayo ka sa harap ng Diyos, ikaw ay labis na mapapahiya. Nowadays, you know, the Russia and the Ukraine, they are in the middle of the war, right? So Russia is threatening. They are going to use the nuclear weapons. Sa ngayon po, nagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine at yung Russia, nagbanta sila, nagagamit sila ng nuclear weapon. This is not by accident. So we should know, we should discern this age. We are living in the end of age. And then, maybe we do not know when our Lord Jesus Christ will come again. Hindi po ito aksidente lamang. Dapat maunawaan po natin yung panahon na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon at hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Kristo. Yeah, we should discern this age and we should be ready to stand before the Lord. Opo, dapat ay maunawaan po natin ang panahon ngayon at dapat maging handa tayo sa pagtayo natin sa harap ng Panginoon. So today, through this Genesis chapter 13, we received the important lessons. As a born-again Christian, we should make a right choice and where we should stay, we should abide until the end. Kaya ngayon po, bilang mga born again Christian, natutunan po natin mula po sa Genesis chapter 13 kung saan tayo dapat manatili at ano yung dapat nating pagtuunan ng pansin. So I really pray our newly born again brothers and sisters and all the our Manila Central Church brothers and sisters will abide in the church and will continue your sincere Christian life. Kaya umaasa po ako na yung lahat po ng mga brothers and sisters ng Manila Central Church ay mananatili sa church at magpapatuloy sa kanila pong sinserong buhay Kristiyano. And this week, we have a 3 cell group Bible seminar. Cell group 31, 32, and 33. So CAA and TS Cruz and also Las Piñas. So please pray for this Bible seminar and also we have a youth Bible camp from October 30 to November 2. So please invite the children's or the young adult group also the members. Kaya sa linggo po nito, magkakaroon po tayo ng 3 cell group Bible seminar. Yung cell group po ng 31, 32, at 33, ito po yung CA, TS Cruz at Las Piñas. Kaya ipanalangin din po natin yung mga Bible seminar na ito. At sa katapusan po ng buwan na ito, simula po October 31 hanggang November 2, magsisimula po yung atin pong Youth Bible Camp. Kaya ipanalangin din po natin na maraming mga kabataan ng makadalo. So we should do our best, more low source before the end of this year. Kaya kailangan gawin po natin yung lahat ng ating makakaya upang umani tayo ng maraming mga ligaw na kaluluwa bago matapos ang taong ito. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagpala naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami ay ipinanganak ng mga makasalanan at dapat kaming mapunta sa impyerno. But you saved our spirit from the eternal perdition and also you made us your children to enter eternal heaven. Ngunit iniligtas mo po kami, nahabag ka sa amin, iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkabihag at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang impyerno. Today, we learned about important lessons through the Genesis chapter 13. Ngayon po, nakatanggap po kami ng mahalagang aral mula po doon sa Genesis chapter 13. As a born-again Christian, let us remember what is really important in our life. Bilang mga born-again Christian, nawa po lagi naming maalala kung ano po yung mga bagay na talagang mahalaga sa aming buhay. And let us abide in the church and to continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. At nawa po makapanatili po kami sa church hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus Kristo hanggang sa huli. We are praying for cell group 31, 32, 33 Bible seminar and also youth Bible camp. At dalangin din po namin yung papalapit po namin cell group 31, 32, at 33 Bible seminar at maging yung youth Bible camp. For the rest of the fellowship today, please guide us and with us. At sa natitira po naming fellowship sa araw na ito, pakiisap, gabayan mo po kami at samahan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.